Magandang araw sa lahat. Tayo na manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maupang lahat at ako ay mag-check sa narilito at sa nagriban sa klase ngayong araw. Kanindo. Narito po, Bini-Bini. Sephra. Narito po, Bini-Bini. Inot. Narito po, Bini-Bini. Sikapin nating lahat na tuwing may pasok ay walang niliban sa klase. Ngayon, bago ako magsimulang magdiskusyon tungkol sa ating aralin ngayon, may magpapalaro muna ako. Tumayo ang lahat. Ang hilirang ito ay ang pangkat isa at ang hilirang ito ay ang pangkat dalawa. Ngayon, simulan na natin ang laro. Ang nasa unahang tao ay pupunta sa akin at ang sasabihin kong salita ay ipapasa niya sa kanyang kagrupo ng pabulong. Hanggang sa umabot sa pinakahuliang tao at ang nasa huli ang tatakbong patungo sa akin upang sabihin ang tamang sagot. Pagkatapos, malaman ang tamang sagot ay paparito na kaagad sa akin. O sige, simula na natin. Pumunta na sa akin ang nasa unahang linya. Anong pangkat ka? Pangkat dalawa. Anong yung sagot? Daglat. Okay, mahusay. Balik sa linya. Okay, anong pangkat ka? Pangkat dalawa. Anong yung sagot? Initial. Okay, tama. Bawi kayo pangkat isa. Balik kayo sa linya. Opo, Bini-Bini! Mga bata, yun lamang. Salamat sa kooperasyon. Balik na kayo sa inyong mga upuan. Alam niyo ba kung bakit tatlo lamang na salita ang aking ginamit sa laro? Sapagkat, ang tatlong iyon ang ating pag-aalala ngayon. Makinig na maigi sa aking tatalakay. Ano nga ba ang daglat, initials, at acronym? Ang lahat ng pagpapaikli sa mga pangalan, titulo, o pantawag ay tinatawag na daglat. Katulad na lamang sa pangalang Lopi K. Santos. Kung idadaglat mo o paiiklihin ay L. Toldok K. Santos na lamang. Maging ang minuto, kung idadaglat mo ay magiging min na lamang. Pagsulat lamang sa unang titik ng unang pangalan o apelido ay higit natin natawag na initials. Nasaan yung maramihan dahil karaniwan itong binubuo ng dalawa o mahigit na titik. Kagaya ng halimbawa ko kanina sa L. Toldok K. Santos. Isa pang halimbawa, ang Claro M. Toldok Recto. Kung idadaglat ay magiging C. Toldok M. Toldok Recto na lamang. Ang mga initials ng pangalan ng kumpanya, samahan, at katulad ay tinatawag na acronym. Ang acronym ay salita na binubuo batay sa mga initials o mga unang pantig ng mga salita, kagaya na lang ng ki-ki-ki, o kataas-taasan, kagalang-galang ng katipunan. Ang ki-ki-ki ay ang acronym nito. Ano nga ba ang layunin ng daglat, initials, at acronym? Ang layunin ng daglat, initials, at acronym ay upang makatipid sa espasyo at mapaikli ang pangalan, at iba pa. Saan at kailan ginagamit ang daglat, initials, at acronym? Una, sa pangalan ng tao. Kapag buong pangalan ng taong dadaglatin, isinusulat ang initials sa malalaki na walang tuldok at walang puwang sa pagitan ng mga titik. Halimbawa, Manuel L. Quezon. Kung ito ay dadaglatin, magiging MLQ na lamang.
Kung ang una at gitnang pangalan lamang, ito ay sinusulat sa malaking titik at nilalagyan ng tuldok. Halimbawa, Claro M. Recto. Pag ito ay dadagratin, magiging C. Tuldok M. Tuldok Recto. Pangalawa, igalang pagitnang initials. Pag-ingatan at igalang ang personal na paraan ng pagsulat ng pagitnang initials dahil maaaring may kabuluhan ito sa may-ari ng pangalan. Halimbawa na lamang, Unciano B. P. Peralta at Petronilo B. Daroy. Ngunit, hindi din nagalaw ang mga naturang anyo kahit ngayong namatay na ang mga may-ari. Sa kabilang dako, ang panggitnang initial sa Iniego Ed Regalado ay napakahalaga sapagkat kapag inalis ay maaaring mapagkamalang sa ama niyan si Iniego Regalado na isa rin bantog na manunulat. Laging tinitiyak na nakasaad ang panggitnang initials ni National Artist Ildefonso P. Santos upang hindi mapagkamalang ang ama niya at bantog ding makatang si Ildefonso Santos. Pangatlo, panatilihin ang mga unang initials. May estilo sa Ingles na isulat lamang ang apelyido pagkatapos may isaad ng buo ang pangalan ng isang tao. Halimbawa, Smith. Ang ikalawang banggit sa loob ng isang akda pagkatapos may isulat ang William Smith. Maaaring gawin ito sa mga pangalan ng bayani at ekonomiko at walang ibang kapangalan. Halimbawa, Rizal. Pagkatapos banggitin si Jose Rizal, ngunit hindi iminumungkang maging pangkalahatang estilo ito. Mapanganib ito kapag ginawa sa halimbawa'y kaso ng mag-ama at kapwa bantog ng mga manunulat na Iniego Regalado. Dahil ang Regalado ay hindi matitiyak kung kay Iniego Regalado na ang ama o kay Iniego Ed Regalado. Iminumungkay sa gayon na panatilihin ang mga initials ng una at panggitnang pangalan kasama ng apelyido sa mga muling pagbanggit sa pangalan ng isang tao sa loob ng isang teksto. Ipinapayo din na kapag isang mahabang akda ang nasasangkot na may iba't ibang kabanata, nakabubuti na ang buong pangalan ng isang binanggit ng pangalan ng tao ay ulitin sa ibang kabanata upang makatulong sa pagpapagulita sa kanya sa mambabasa. Ang totoo, maliban sa pagtitipid ng espasyo, ay wala namang batas laban sa muling pagbanggit sa buong pangalan ng isang tao sa loob ng isang artikulo. Pang-apat sa titulo o katungkulan, tulad sa isinasada sa seksyong 14.3, ang mga titulo at pantawag sa unahan ng pangalan ng tao ay dinadaglat at may tuldok kapag sinusundan ng buong pangalan. Hindi dinadaglat at may tuldok kapag sinusundan ng buong pangalan. Hindi dinadaglat kapag apelyido lamang ang kasunod. Halimbawa, Sen. Lauren Legarda o Senador Legarda, Prof. Wilbert Lamarca o Professor Lamarca, G.N.G. Milagros Romero o Ginang Romero. Panglima, sa extension sa pangalan. Ang mga extension sa pangalan na Junior, Senior at Romanong numeral ay laging nakadaglat kapag nakakabit sa pangalan ng tao. Gayon din ang mga titulong akademiko at parangal na may tradisyonal ng paraan ng daglat at ikinakabit sa paraang tulad ng extension ng pangalan ngunit wala ng tuldok. Halimbawa, Philip Kimpo Jr., Haring Philip P. II, Teodoro T. Katigbak, MBA o Master of Business Administration, Benvenido Lombera, NA o National Artist o Pambansang Alagad ng Sining. Pang-anim, sa pangalan ng banal, may daglat na ang tawag sa mga banal na tao sa Kristyanismo, ngunit binubuo ang natulang mga tawag kapag nakapaloob ang mga ito sa opisyal na pangalan ng isang pook o institusyon. Halimbawa, Senyor Nicolas o Parokyang San Nicolas, Santo Tomas o Universidad ng Santo Tomas, Santa Isabel, Kolehiyo ng Santa Isabel. Pangpito, sa daglat na alyas. Hindi na dadaglat ang alyas at sa gisang panulat. Kahit daglat ang alyas,
Isulat ito alinsulod sa ninanais ng anyo ng may-ari ng alias. Halimbawa, Claridel, alias ni Marcelo H. Del Pilar at mula sa Del Pilar. Dove Leon, dagrat ng dove, eagle, lion, at alias ni Jose Garcia Villa. Pangwalo, sa pangalan ng kapisanan. Katulad ng sa pangalan ng tao, ang mga pangalan ng ahensya at organisasyon ay maaaring dagdatin sa pamamagitan ng initials at acronym. Traditional na unang mga titik ng buong pangalan ang ginagamit at nasa malalaking titik. Ngunit, marami ng katalawisang nagaganap sa kasalukuyan. Malimit na hindi pagtitipid lamang sa espasyo ang layunin sa pagdadagdag kundi maging ang pagbuo ng anyo na madaling bigkasin at madaling tandaan. Halimbawa, KKK, o kataas-taasang kagalang-galang katipunan. ASEAN, o Association of Southeast Asian Nations. KWF, Komisyon sa Wikang Filipino. Pangsyam, sa daglat na org at corp. Kung hindi initials o acronym, karaniwang dinadaglat ang mga pangalan ng pangkat o organisasyon at korporasyon sa pamamagitan ng pagkuha sa unang tatlo o apat na letra nito o sa pamamagitan ng tatlo o apat na letrang maaaring kumakatawan dito. Bagaman, maaaring sumubra sa apat at magmula sa dulo ng pangalan, gaya ng Pinoy, na kontraksyong magmula sa huling dalawang pantig ng Pilipino at Filipino at ng Kano na mula sa dulong mga pantig ng Amerikano. Nangyayari din na nakapagsasarili ang daglat at kaya hindi na kailangan ang toldo. Ang corp, inc at org ay nakapagsasarili na ngayon bilang mga salita at nilalagyan lamang ng toldok kapag bahagi ng pangalan ng isang formal o legal na kapisanan at nakasulat sa malaking titik. Halimbawa, corp, corporation, inc, incorporada, at org, organisasyon. Ikasampo, katawagang technical at scientifico. May mga malaganap ng paraan ng pagdadaglat sa mga katawagang technical at scientifico sa Ingles. Malimit na nasa maliit na titik ang mga ito at walang toldok, gaya ng M para sa meter, HR para sa R, kg para sa kilogram, mil para sa minute. Dahil kanyo din ang Ingles ay ginagamit sa Filipino, maaaring gamitin ang ilan sa mga ito, gaya ng M para sa metro, kg para sa kilogramo, mil para sa minuto. Ngunit, may ilang nangangailangan ng pagbabago, gaya ng sec para sa second sa English na kailangan gawing seg para sa segundo, ft para sa feet sa English na kailangan gawing p para sa pie, in para sa inch sa English na kailangan gawing pull para sa pulgada. Tandaan din na ang lahat ng daglat para sa unit ng panukat ay ginagamit sa isa at higit sa isang unit. Halimbawa, G, gramo, km, kilometro, kW, kilowatt, tal, talahanayan, pigula, hal, halimbawa, programa, ATBP, at iba pa. Ikalabing isa, daglat mula ng Latin. May mga katawagang Latin na ginagamit hanggang ngayon sa mga saliksik at formal na sulatin. Pinananatili ang nakagawiang anyo ng daglat mula sa Latin na malimit na sa maliit na titik Romano. Maliban sa mga gamit pantalababa pa, karaniwang italiko. At may tuldo. Hindi na iminumungkay ang paggamit ng lock, sit, dahil malimit na mahirap hanapin ang tinutukoy kapag nasa loob ng isang makapal na aklat at napakalayo na sa ginawang muling pagtukoy. Halimbawa, ab init o ab initio mula sa simula. Ad inf o ad infinitum hanggang walang hanggan. Locsit o locusitato sa pook na nabanggit na. Ikalabing dalawa, sa daglat sa chemical. Ang mga chemical ay may mga nakatakda ng daglat. Ito ay nakasulat ng isa, dalawa o higit pang letra at hindi nilalagyan ng toldo. Ang unang letra nito ay nakasulat sa malaking titik. Halimbawa,
C para sa carbon, H para sa hydrogen, Na para sa sodium, at Cl para sa chlorine. Ikalabing tatlo sa daglat sa oras. Sa pagsulat ng oras, iminumungkahi ng gabay na ito na isulat ang daglat sa maliliit na titik at walang tuldok kapag kasunod ng numeral na oras. Halimbawa, 5 NH o ikalima ng hapon, 7 ng o ikapito ng gabi, 12 ng o ikalabing dalawa ng hating gabi, 14 daglat sa araw at 1 para sa daglat ng araw sa isang linggo at mga buwan sa isang taon, gamitin ang unang tatlong titik ng pangalan. Iminumungkahi ng gabay na ito ang sumusunod na daglat at hindi nilalagyan ng tuldok. Halimbawa, Eni para sa Enero, Feb para sa Pebrero, at Mar para sa Marso. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Kung kayo ay nakinig, ano ang inyong nanuwaan tungkol sa ating tinalakay? Ikaw, Kanindo. Ang natutunan ko po sa aralan ito ay ang pagkakaiba ng daglat, initial, at acronym. Ano ang kaibahan ng daglat, initials, at acronym? Ang lahat ng pagpapaitli sa mga pangalan, pangalanan, titulo, o pantawag ay tinatawag na daglat. Ang pagsulat lamang sa unang titik ng unang pangalan at o apelyido ay higit na tinatawag na initial. Ang mga initial ng pangalan ng kumpanya, samahan at katulad ay tinatawag na acronym. Mahusay! Ngayon, kumuha kayo ng malinis na papel at may paglalapat at pagtataya tayong gagawin. Paglalapat mo ng ating uunahin. Magbigay ng tigdalawang sariling halimbawa ng daglat, initials, at acronym. Ipasa niyo na ang inyong mga papel. Ang kasunod natin gagawin ay ang pagtataya. Okay, hanggang dito na lamang tayo sa araw na ito. Nasa pisara ang inyong takdang alalin. Pakipasa na din ang inyong mga papel. Alam! Paalam na at maraming salamat po, Bini-Bini.